Magandang araw po. Ako po si Coach Jonathan from XM, no? One of the instructors here at XM. So, ang pag-uusapan po natin ngayong video na to ay bullish versus bearish candlesticks, no? Kasi pag tinignan mo sa labas, ang daming paraan para basahin kung bullish ba or bearish yung candlesticks. Pero minsan walang very specific way or hindi mo ma-quantify, no, kung talagang bullish or bearish yan. Kumbaga tinatantya na lang natin minsan, no? So, bibigyan natin ng definite way paano natin malalaman yan ngayon. Okay. So, tingnan natin yung charts na meron tayo. Mapapansin niyo po na I am using black and white charts. May mga trader po na kagaya ko gusto ng black and white. May mga iba gusto green and red. Kayo naman po bahala. You get to customize your own charts. So, whichever is more comfortable for you. But in this case, ang gagamitin po natin ay white po ang ating bullish candlesticks at black naman yung ating mga bearish candlesticks. So, anong ibig sabihin ng bullish muna, no, at bearish candlestick? Ang bullish candlestick, ibig sabihin, mula nung nagsimula po yung presyo hanggang sa natapos siya, ay umakyat po yung price, no, within that time frame. Yung bearish naman, kabaliktaran lang, no, from the time it opened, bumaba po yung presyo niya to the time it closed, no. So, yung ating mga candlesticks naman, it is, kumbaga, segmented per time frame. No? Ibig sabihin, isang candlestick, isang particular time frame. Kayo po pipili niyan. Sa ngayon, ang gamit po natin ay H1 charts. No? Yung H1 charts na ito, ibig sabihin, isang kandila, isang oras. Okay? So sabihin natin, this is 8 o'clock na candlestick, price went up 8 o'clock, 9 o'clock umakyat, 10 umakyat, 11 umakyat, 11 di gumalaw, 12 bumaba ng konti, no? 1 bumaba, etc. etc. No? So on and so forth. So, white is bullish, umakit ang price, and black is bearish, bumaba naman po ang price. So, ngayon, pag-aralan natin ng konti yung parts ng candlesticks para mas maintindihan natin, no? Mapapansin nyo yung candlestick, it's comprised of yung body. Mapapansin nyo, parang may rectangular area na yan, yung mas makapal na area. Yan po ang ating opening at closing price. Kapag ang ating candlestick ay white or bullish, makikita nyo, ang opening nasa ilalim. Tapos ang closing ay nandito po sa taas nung rectangular area na yan. Ano ibig sabihin nun? From the time it opened hanggang doon sa nagsara siya, umakyat yung presyo. Kasi nung 8 o'clock, sakto, ito po yung price niya, umakyat siya dito. Pagdating ng 9 o'clock, dito po natapos yung presyo. Ngayon, mapapansin nyo po na meron tayong tusok sa taas at sa baba. Ano yan? Yan po ang ating high at yan din po ang ating low. Kasi yung presyo po, gumagalaw yan eh, throughout that whole hour. Hindi naman from opening price, akyat siya, tapos matitigil lang agad doon sa closing price. Meron yan pinakamataas na inabot at saka pinakamababang inabot. Yan naman po yung tusok sa taas at saka sa baba. That's the high and the low. Okay? Ngayon, kapag titignan nyo naman po ang ating bearish candlesticks, ganun din ang idea. Baliktad lang. Mapapansin nyo na dito po, let's say we're looking at this candlestick over here. This is the opening price, nasa taas. At ang closing price naman po ay nasa baba. Okay? Baliktad lang yung opening at closing pagdating sa bearish candlestick. Pero yung high at low, ganun din. Kung yung tusok sa taas, that is the highest point. And yung tusok sa baba, that is the lowest point. Okay? So ngayon, with that aside, punta na tayo dun sa part na, Coach, paano ba natin malalaman talaga kung bullish or bearish yung candlestick na yan? Okay? Balik tayo dito sa unang candlestick natin dito. No? Now, ang titingnan nyo po muna, unang-una, ay yung ating high and low. So, this is our low and this is our high. Tapos, gawa po tayo ng imaginary scale. From 0 all the way to 100%. Yung low natin ay nasa 0, yung high natin ay 100%. So, lagay natin muna, 0%. O, di ba? Yan ang ating 0%. At yung ating high naman dito ay 100%. So ngayon, papaisip tayo, para saan yan? Bakit tayo merong 0 to 100%? Ang titignan po natin ay kung saan nagsara yung price. Where did price close? Kung umakyat po yung presyo, bumaba, based dyan po, from 0 to 100%, where did it close? Saan po siya nagsara? In this case, dito po nagsara yung presyo. Okay? So anong percentage kaya yan? If this is 0, this is 100, then roughly, pwede nating sabihin, nasa mga 80%. Hindi naman kailangan sakto, no? Na 83%, 85%, 75%, 76%. It doesn't matter, no?
as long as price is above 60%, no, it closed above 60%, then that is bullish. Okay. So ilagay muna natin itong 80, ha? 80%. If price closed above 60% of the whole candlestick, no, from low to high, nag-close siya dito sa may taas banda, 60% and above, that means it's bullish. Kung nag-close po siya below 40% naman, that means it's bearish. Okay? So above 60% ng buong scale, bullish. Below 40% of the whole scale, that is bearish. Okay? Pag nasa gitna naman siya, between 40 and 60, that's neutral. Di natin alam kung saan pupunta yan. Or kumbaga, walang momentum yung market ngayon. Now, in this example, since nasa bandang 80% siya, masasabi po natin na more on the bullish side siya. Okay? Tingin tayo na isa pa example. Kung titingnan po natin itong candlestick natin dito, over here, yung ating bullish candlestick ay nandito sa taas. Ay, sorry, yung ating high ay nandito sa taas. Yung ating low ay nandito naman po sa baba. Yung closing price yan nandito. Kasi di ba, baliktad eh. Nasa taas ang opening price, nasa baba ang closing price. So, dito po, this is around, let's say 30%, no? If this is 0, this is 100, nasa 30%. Then, this is bearish. Ngayon, kapag nasa gitna po, natapos yung presyo, that means it's neutral. Or kung maliliit yung mga candlestick, pwede na nating sabihin neutral yan. Ngayon, paano natin gagamitin to? Pwede natin gamitin to as confirmation. Kung may nakita kang magandang breakout, gusto mong bumili, may nakita kang magandang bounce, gusto mong magbenta, tignan mo muna yung candlestick kung agreed ba sila sa inyo. Alright? So sana po, medyo nakatulong yung ating tip ngayon at sana maganda po ang ating trading. Thank you for watching and see you on our next video.